Welcome again sa akin channel mga sir. So ngayong araw na ito is meron ako ituturo sa inyo kung ikaw ay isang owner ng Conway KW850 scanner na gaya nito. So itong video is para sa iyo. I-update natin, tuturo ko sa iyo kung paano mag-update ng scanner na to at kung saan ka pupunta at anong kailangan nating software para magawa yun. So bago tayo mag-umpisa mga sir, kung hindi ka pa subscriber sa akin channel, huwag mo kakalimutan i-click yung subscribe button and also click the notification bell. Huwag mo rin kakalimutan mag-like, mag-share, mag-comment down below regarding sa video na ngayong araw na to. Okay, so intro muna tayo mga sir. Okay, so kung napanood ninyo yung aking video regarding sa unboxing nito itong ating Conway na KW850 na to, so kailangan siyang i-update mga sir. So ito yung video na yon na follow up ko at ginawa ko para lang dito sa Conway para separate siya at magawa natin na mas maayos at makita ninyo yung step-by-step process. So unang-unang gagawin natin mga sir is i-ready natin yung ating Conway and also i-ready nyo rin ang inyong USB cable na kasama nitong ating Conway nung binili nyo siya. And then kailangan nasa harapan ka syempre ng computer para magawa ito. Okay, so ngayon mga sir, open ang aking browser and kailangan lang natin puntahan yung ating website. Okay, so input natin e2scanner.com. Okay, once na-enter natin siya mga sir, makikita natin itong interface ng kanilang website. Very simple lang mga sir. So dito sa part na to, dalawa lang naman nag-i-click natin dyan. So click mo yung download. Pagdating mo dito sa download page na to, isa lang ang pwede mong i-download which is itong uplink na to, and then click on download. So once na download mo na siya mga sir, antay mo lang matapos yan and then go to the download page or yung folder kung saan mo din download yung mga files mo and in-execute mo lang siya, double click mo lang and then start the installation para magsimula na yung pag-install ng kanyang software. And after matapos yung installation ng iyong software dun sa iyong computer, makikita mo itong icon na to na kalagay is uplink. So open natin yung uplink na software. So basahin muna natin itong instructions dito na kalagay is upgrade. Step number 1, press and hold down the OK key on the scan tool. So ito yon. And then sabi niya while plugging in the USB cable from the PC. So gawin natin yung instruction, i-press natin yung OK. Press and hold. And then yung USB cable na ito, ipa-plug mo siya doon sa gilid dito, sa gilid na yan, sa may mini USB port. And then once pinalag mo siya, initially mag-on siya. So yan mga sir, kailangan sa step 2, okay, kung napapansin niyo sa ating scanner, pwede mo na i-let go yung okay. Kailangan makita mo yung kanyang update mode. So gaya na sa akin, nakalagay update mode. Dahil pag hindi ka nakarating dito sir sa ganitong screen at napunta ka doon sa main menu na nandun yung mga option, ibig sabihin, nauna mong i-plug yung data cable bago mo pinindot yung OK. So ang gawin mo lang is, unplug mo ulit, repeat the process by pressing the OK and then i-plug mo ulit yung USB cable. And then lalabas na to. And then immediately, pag-click mo ng check update, mag-i-initialize na yung software. And dito sa Conway, antayin mo lang yan, makikita mo may mga progress bar dyan na lalabas. So meaning, nag-receive na siya ng information or data doon sa kanilang website. So ayan. So while waiting for this update to finish, so doon pa nga pala sa mga hindi pa nakakapanood ng video natin tungkol sa unboxing nito at pinakita ko yung features nitong ating Conway. So nandito yung link na yung sa taas yan. Click mo lang yan. Ayan. So immediately after matapos yung ating update mga sir, makikita ninyo is dito sa screen natin nakalagay is upgrade finished. And dito naman sa ating Conway nakalagay naman dito is update success. So at this point, pwede na natin tanggalin yung ating data cable dito sa ating scanner and then click natin yung OK dito sa screen. So safe nang itong i-disconnect mga sir. So tabi din natin yung ating scanner. Ngayon pag-usapan naman natin ng konti itong ating uplink. Since dito nang gagaling lahat ng mga update natin regarding sa ating scanner, so I would take time para tingnan natin kung ano yung pwede natin pakinabangan dito. So dito tayo sa DTC lookup, tingnan natin kung gaano kakompleto at gaano kadami yung ating mga DTC code. So around 23,619 ang kanyang fault codes o yung kanyang mga diagnostic trouble codes na nandito. So napakadami. And at this point, may gusto lang akong tignan. Okay, so meron ako specific na fault code na nasa isip ngayon. So type ko lang siya. Okay, so this one is for a mass or volume airflow A circuit. So dito sa content ng ating P0100 na fault code, for example, hindi ako ganun ka knowledgeable or hindi ako ganun ka familiarized kung ano man itong ibig sabihin ng mass or volume airflow A circuit.
at hindi ko alam kung anong part ng makina malolocate or anong part ng makina ang sinasabi nitong error na to or yung fault code na to. So tignan natin kung mayroong description dito or any information na magagather natin para mas lalo natin maintindihan kung ano ba yung fault code. So double click natin to. Okay, so ito yung makikita natin. Same thing pa rin regarding dun sa content. So walang nagbago at walang ibang information. Medyo disappointing. Meron akong gagawing comparison mga sir. Mag-open ako ng browser natin ngayon. Puntahan natin si Google. Okay, tatype natin yung same fault code na nakita na si tinype ko. Okay, so dito mga sir is yung P0100 code. Lumabas yung ibig sabihin niya. Yan, naka-highlight siya. So babasahin ko lang para sa inyo. P0100 code means that the powertrain control module, PCM or the ECU, perceives a problem with the mass airflow sensor or circuit. So ibig sabihin, na-detect ng ating ECU na yung mass airflow sensor na isang part ng ating sasakyan ay nagloko, nagkaroon ng problema, or hindi niya na-identify na present doon sa kanyang function or sa kanyang cycle. So kaya siya nagbibigay ng check engine at kaya lumalabas yung ating error code o yung ating fault code sa ating scanner. That's why we diagnose kung anong problema. Dahil usually, check engine lang ang lumalabas sa ating cluster panel without any explanation. So, itong code na to will designate exactly kung ano ibig sabihin ng error na yan. And also, dito rin sa Google, mga sir, binigyan niya rin ng information. Exact information kung saan malolocate yung iyong MAF sensor. So, basahin natin. The MAF sensor is located in the intake air duct. It is stuck between the air filter and the engine intake manifold that measures the density and volume of the air intake. So, ibig sabihin, yung daw MAF or yung mass airflow sensor is located doon mismo sa intake air duct. So, meaning to say, at this point, kung hindi ako masyadong familiar or hindi ako masyadong knowledgeable pagdating sa mga troubleshooting at pagdating sa mga car parts, somehow, yung ganitong klaseng information, it will give me idea kung saan ako maghahanap. Kasi kung sasabihin mo lang, balik tayo dun sa isang page sa uplink, yung mass or volume airflow a circuit. So, hindi natin specifically alam saan tayo maghahanap niyan. So, what I'm trying to say mga sir dito is ito yun yung medyo disappointed ako dahil dito sa web sa ating uplink software na ito since install natin siya. Sana, once na kinilik natin yung content na to, is lumalabas din yung same description dito sa Google kung ano yung nababasa natin. Para nagkakaroon tayo ng idea. So, kahit papano, hindi na natin kailangan mag-search sa Google kung wala tayong internet. Eh, meron naman tayong software kung babasahin lang natin yung mga DTC codes na naka-install dyan. So at least kahit papano, di ba, malaking bagay yon. So yan ang medyo downside dito. Napansin ko lang nakulang dito sa ating uplink na ginagamit for download regarding dito sa ating fault code message na nandito na tinaray natin ngayon. So mga sir, yun yung full instructions kung ano yung gagamitin natin, ano yung kailangan natin gawin para ma-download natin at ma-update natin yung software para dito sa ating Conway KW850. Okay, so gaya na sabi ko sa inyo, before nyo gamitin ito, once na bumili kayo ng Conway na ganitong scanner or any other scanner, try nyo munang i-update. And also, pag nagkakaroon ka ng issue dito sa Conway na to, pag pinalag mo siya sa ibang sasakyan at hindi niya nare-recognize yun, i-update mo rin muna baka mamaya ma-resolve yung issue. Okay? So kung nagustuhan mo itong video na to mga sir, maraming salamat sa panonood and sa suporta ninyo. So again, kung hindi ka pa subscriber sa akin channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe. And also huwag mong kakalimutan i-click yung notification bell para lahat naman na ina-upload kong video sa aking YouTube channel, lagi ka rin updated. At huwag mong kakalimutan i-like, i-share, mag-comment down below regarding sa video natin ngayong araw na to. So I'll see you on my next video mga sir and stay safe. Peace out.